Ilang beses na rin tayo nakakarating dito sa kabilang ilog. At ito yung daan mula to sa taas, mula sa Balanga. Ngayon umuulan, sinubukan natin tinan kung anong eksena dito sa kabilang ilog or yung daan papunta sa kabilang ilog. So kanina pa tayo dito, nag-take na tayo ng ilang mga pictures. Tingnan natin kung anong itsura ng ilog dito. Ganito kalaki ang ilog dito kapag umulan. Ayan, mataas at rumaragasa. Kulay brown na yung kulay niya eh. Unlike dati siguro medyo kulay blue pa to. Malinis sa kaya lang, syempre unfortunately yung mga ilog natin dito sa ibaan medyo nasira na rin. At kung saan naman nanggaling yung mga tubig na to, sigurado kung ilang mga dumi na rin ang nadala ng mga to galing sa iba't ibang piggery o ano pang establishment o matadaanan nito. So ito yung ilog dito, dire-diretso siya. Ito namang salamin na to, ito yung nagsisilbi na pinaka dungawan ng mga umaakyat galing sa baba para makita nila kung may kasalubong sila. Maliit lang ito pero malaking tulong ito sa mga biyahero para makita nila ang daan. Baba tayo. Ito pa rin yung bahagi ng ilog. Sa gilid nito marami siyang mga bato, naglalaki yan. Siguro nadala na rin yan ng mga bahay sa mahabang panahon na dumadaan ng tubig dito. Ayan, yung mga nasa gilid, meron ding nasa gitna. At sa lakas ng agos, talagang bumubula na yung tubig. Close up natin ng konti. Okay. Ayan. So, nandito tayo sa babang bahagi ng daan. So, galing tayo dun sa taas. At ito pa rin yung ilog. Makikita ninyo talagang malakas yung tubig niya. Kung meron mang isang bagay na pinagpapasalamat pag ganitong mga umuulan, hindi dahil dito sa malaking baha na to, pero yung baha na to sa ibang paraan nalilinis din kasi niya yung mga natambak na dumi sa ilalim ng ilog. Pero kung ganito naman kalaki ang tubig na dumaraan, hindi rin to nagiging kapakipakinabang. So kung makikita ninyo dito sa daan na to, ito yung daan paakyat sa kabilang ilog. Doon sa kabilang side, andyan yung samintadong part ng karsada. Pero tingnan nyo naman, hindi ito madadaanan. Isipin nyo na lang kung taga-kabilang ilog kayo sa Mabalor, Panghayaan, tsaka Katandala. Kapag ganitong umuulan, parang excluded sila or isolated sila. Kasi kung ganito at magtatagal yung tubig na dumadaan dito, hindi talaga sila makakadaan. Liban lang kung dumaan sila dun sa kabila, sa Taysan. Kaya lang, syempre, bahagi sila ng bayan ng ibaan, mas prefer pa rin nila na dito dumaan kasi mas malapit na ito kung sa ibaan sila pupunta. Kaya lang sa ganitong sitwasyon, mukhang imposible. So kapag umuulan talaga, lalo't malaki yung ulan, ito yung nangyayari dito. Sa banda ron, meron pa rin dumadaloy na tubig galing sa itaas. So, dagdag tubig yan dito sa ilog. Yun pa, sa isang bahagi pa yon. Sa totoo lang, ngayon ko lang nakita na ganito kalaki yung tubig na to eh. Kapag kasi pumupunta ako sa kabilang ilog dati,
Tagaraw. So nakikita pa yung daan at dadaanan. Pero ngayon, kasi merong bagyo dapat ngayon, parting Isabela, pero naabot pa rin ng Batangas area, ang Ibaan. At itong mga tubig na to, talagang galing talaga dyan sa mga, hindi ko sigurado kung anong mga lugar yung papunta rin eh. Pero sa dami ng tubig na dumadaan dito, hindi mo talaga maiisip na lumiban sa kabilang ilog. Sa totoo lang, ngayon ko lang nakita na ganito kalaki yung tubig na to eh. Kapag ka, kasi pumupunta ako sa kabilang ilog dati, Tagaraw. So nakikita pa yung daan at dadaanan. Pero ngayon, kasi merong bagyo dapat ngayon, parting Isabela, pero naabot pa rin ng Batangas area, ang Ibaan. At itong mga tubig na to, talagang galing talaga dyan sa mga, hindi ko sigurado kung anong mga lugar yung papunta rin eh. Pero sa dami ng tubig na dumadaan dito, hindi mo talaga maiisip na lumiban sa kabilang ilog. Sa kanang bahagi ng daan na to, merong bukal. Ito medyo malinaw yung tubig dito. Hindi natin alam kung potable o maiinom yung tubig na to. Pero subukan natin. Malinis siya. Pwede siyang inumin. Sana ganito pa kalinaw yung mga tubig natin sa ilog. Kaya lang, hanggang sana na lang tayo. Ilang kwento na rin at istorya ang narinig natin na mga naaksidente sa pagliban dito sa ilog. Minsan kasi hindi talaga maiwasan na kailangan lumiban o tumawid. Merong ibang naglalakas loob at nakikipagsapalaran na tumawid sa ganito kalakas na tubig. Pero sa di naasahang pagkakataon, minsan minamalas na aksidente na dadala ng tubig, nalulunod, hindi nagiging maganda ang resulta. So, dahil yan, sa ganitong klaseng lakas ng tubig kapag umuulan at kawalan na rin ng madadaanan, tamang madadaanan, matibay o sapat na madadaanan ang mga tao. Sa nakita natin at sa pagpunta natin dito, ngayon mas lalo na nating naintindihan ang hirap ng mga taga-kabilang ilog, lalo na kapag ganitong umuulan. Kung di man masamang manawagan, sana magawan din ng paraan na siguro tulay, bagamat malaking gastos yun at saka mahabang panahon pa rin ang gugulin. Pero sa mga nanunukulan, sa national government siguro rin, sa provincial government, sana mabigyan ng pansin itong bagay na to, dahil malaking pasakit or sakripisyo para sa mga taga-kabilang ilog. Ito yung isang sasakyan, bumalik na siya kasi hindi nga makakadaan.
Kanina may ilan pa rin mga sasakyan dun sa kabilang side eh. Hindi na rin na dumiretso kasi nga sobrang lakas ng tubig. So bumalik na lang sila. Siyang inumin.